lahat ng mga kasama sa media. Kami po ay nagagalak sa inyong pagdalungan ngayong hapon ito. Bago po formal na basahin yung aming pahayag, gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo na kahapon po ay muli po kaming lumiham sa Bureau of Internal Revenue. This time, ang aming pong kahilingan ay kopya po nung demand letter na kanila pong ipinadala sa kay Marcos Jr. at sa mga tagapagmana noong December 2, 2021. I'm sure na you were furnished a copy of the letter, but here is po yung sulat na pinadala natin kahapon sa BIR. At maasa po kami na katulad ng nakaraan linggo, pabilis din po silang sasagot. Ito po yung pahayag ng Aksyon Demokratiko tungkol sa pagtawag ni Marcos Jr. sa estate ruling ng Korte Suprema bilang fake news. Una, ang katotohanan po ginoong Marcos ay kailanman ay hindi po fake news. Ang tunay na fake news ay pagkatwa sa katotohanan para patuloy na lituhin ang mga Pilipino. Pangalawa, hindi po paninira at negatibong kampanya ang magsabi ng katotohanan. Nagsalita na po ang Korte Suprema at naghatol na ito na inal na. Nagsalita rin na rin po kamakailan ng PCGG at BIR bilang tugon sa aming liham at pinasinungalingan ng mga ito ang mga pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, isa sa mga mamahaling abogado at tagapagsalita ni Marcos Jr. Ultimo, ang Department of Finance ni Pangulong Duterte ay inatasan na ang BIR na kolektahin na ang naturang 203 billion estate tax. Pangatlo, ang tunay na issue po dito ay ang karakter ng nais mamuno sa ating bansa. May isang kandidato na tapat na nadeklara ng labis sa kanyang sumobrang pondo sa kampanya noong 2016 at agad nagbayad ng karamtang buwis. Pero may isang kandidato na 25 taon na mula nang inutusan ng Korte Suprema na magbayad ng takdang estate tax, pero sa pamamagitan ng kanyang mga mamahaling abogado at malakas na impluwensya at kapangyarihan ay hindi marunong tumalima sa pamamahalaan nais niyang pamunuan. Pang-apat, usapin din po ito ng kakayahang mamuno ng may tunay na solusyon at mabilis umaksyon. Malinaw pa po sa sikat ng araw kung sino ang muling nagbalik ng sigla at ningning sa lugar ng kanilang mga pinamunuan. Mula sa paglilinis ng mga kaling dating kilala sa kadugyutan hanggang sa pagpapaganda ng mga parks at landmarks sa buong lungsod, kabilang na dito ang Manila Zoo at Arroceros Park. Sa pagpapatayo ng 7 pabahay, mga ospital, lalo na ang world-class na ospital ng Maynila, at 30 palapag na fully air-conditioned public school buildings. Noong pandemya, ang kanyang liderato ay nagpatayo ng dekalidad na COVID-19 field hospital sa loob lamang ng 57 araw. May 24/7 na libreng testing at bakunahan kabilang ang drive-thru sa Luneta. Libreng mga gamot laban sa COVID-19, taga Maynila ka man o hindi. At ayuda sa, ng pagkain sa 700,000 pamilya sa loob ng 6 na buwan sa Maynila. Lahat ng iyan at marami pang iba na gawa sa gitna ng krisis sa loob lamang ng 2 taon. Ihambing natin ito sa walang ningning na pagganap bilang gobernador ng 9 na taon ni Marcos Jr. Sa tingin po ninyo, sino ang may kakayahang mamuno at ulitin ang nagawa sa kanyang pinamunuan sa susunod na 6 na taon bilang pangulo? Tayo po ay matagal na naglatag ng malinaw na mga plano at plataforma at may mga patunay pa. Hindi po tayo naninira, bagkus ay nagsasabi lamang ng mga katotohanan. Makakaasa kayo na ang bawat sentimo ng 203 billion na masisingil mula kay Marcos Jr. ay mapupunta at mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Ikaw na po
ang nagsabi nung Biyernes, Diyong Marcos, natatalima ka anuman ang iutos ng korte. Sir, the Supreme Court had already spoken in 1997. Hinihintay naman po namin kung kailan kayo magbabayad ng buwis na umabot na nga sa 203 billion. Tama na po ang pagtatago sa mga mamamahaling abogado na mahilig lamang lituhin ang taong bayan. Malinaw po at ang katotohanan ay nasa harapan na po natin lahat. Maraming salamat po.